Joes, tackle natin yung kinita versus ginastos natin. Pasensya na, medyo natagalan kasi medyo busy tayo sa ating mga chicken. Medyo puno yung schedule natin. Pero ito na yung pinangako naming videos. Sana ma-inspire kayo at may matutunan kayo. Tara! Good morning, Joes! Isang magandang umaga at maaliwalas na panahon ngayon. So, ito na ang ating pinangakong video about kinita versus ginastos sa 100 pieces na chicken. So I just wanted to say first na maraming salamat po sa mga views sa last video namin sa kinita versus ginastos sa 50 pieces chicken. So naka 1,000 views like 6,000 ata. Thank you so much, Joe, sa support nyo sa aming video. So, may iba nagpasalamat sa pag-share. May iba din na medyo hindi nagustuhan yung video natin. Although, nagbigay tayo ng kaalaman. Pero gusto nila kasi direct to the point. So, okay. Ngayon, direct to the point na to. Lahat, ilalahad na natin. So, talagang nirecord ko lahat nung nabenta kahit pa isa-isa para talagang ma-share ko sa inyo kung magkano yung total na ginastos namin at kinita namin. So I hope na mag-enjoy kayo sa panonood ngayon at may matutunan kayo at ma-inspire namin kayo sa pag-alaga ng chicken kahit nasa bahay lang kayo. So, yung amin kasi backyard raising lang to. So, nasa bakuran lang namin yung mga chicken, yung kulungan. Ayan na, unti-unti na tayong nag-i-extend. Ayan yung pinakauna naming kulungan. Tapos, nagsimula kami sa 50 chickens. Tapos, hanggang sa nag-extend na nag-extend, ayan na yung ano namin. Yung pangalawang kulungan. So, para madagdagan natin yung chicken natin, magkaroon tayo ng 200 chickens. So, ngayon meron kami ulit fourth batch, which is 100 chickens ulit. Alright? And thank you so much, Joe, sa mga nag-subscribe or sa bagong subscribers namin, sa mga nagtatanong at nagko-comment. Maraming salamat sa tiwala sa mga sagot namin. And kung may mga katanungan kayo, Joe, huwag kayo magdalawang isip na magtanong sa comment section. Sasagutin namin kayo. And sa ayon sa mga karanasan namin. So, etong kinita versus ginastos ay for third batch na namin to. So, although hindi pa kami eksperto, pero ayon sa karanasan namin yung mga ginagawa naming videos. Alright? So, eto na. Simulan natin sa ginastos. So, ayan. Kasi may nag-suggest. Shout out, Tita Alice Dumanon. Thank you for watching our videos. Dapat daw may whiteboard kami. Pero since nawala kaming whiteboard, dito na lang muna kami sa brown board. And, ayan. Pero sinulat ko na siya sa band paper. So, makikita nyo yan. So, yung ginastos namin, una, sa 100 pieces na chicken, nagbayad kami ng 3,250. Kasama na dyan yung delivery fee. So, yung chicken kasi na in-order namin ay class B. So, ang price niya ay 36 each. Dati nung sa mga first batch and second batch namin, ang price pa lang ng chicken na class B ay 25 pesos. So, mura pa lang nun. Nung nag-year 2021 na, nagtaas na sila, ginawa na nilang hindi pala 30 pesos pala, sorry, 30 pesos pala nung third batch namin. So dahil 100 pieces, 3,000 yung binayaran namin sa chicken. So ang sa supplier namin, ang price ng class A kasi nila ay 40 pesos. So ang pinili namin ay class B lang kasi sabi naman ng supplier, yung class A at class B hindi naman yun talagang magkalayo or magkaiba ng sobra. Ang class A lang kasi ay yun yung piling-pili talaga na chicken na malinis,
masiglang masigla, yung sobrang linis nung ano, nung na-deliver din sa kanila. Ang class B naman, hindi naman siya yung mahihina. Ganun din naman yun, yung malalakas din, kasi lang medyo may mga dumi kasi sa ano nila, sa mga balahibo daw nila, ayon sa aming supplier. So, vaccinated na din sila, yung mga class B. So, bumili kami ng 100 pieces, so gumastos kami ng 3,000, and then, ang delivery fee ay 250 pesos. So, ayan, 3,250 pesos yung binayaran namin. Now, sa materials naman, gumastos tayo ng 360 pesos. So, medyo konti lang yung ginastos natin sa third batch ng chicken kasi yung mga dati naman nating materials ay nagamit na rin natin sa third batch. Ayan, so 360 pesos yun yung mga ilaw, dagdag ilaw kasi yung ilaw lang namin ay 50 watts lang ang meron. So since 100 na yung chicken natin, kailangan 100 watts na rin yung ilaw natin. Kasi per chicken ay 1 watts dapat. Right? Okay, so dun tayo sa vitamins. Gumastos tayo ng 244 pesos. 244 pesos lang yung ginastos natin kasi hindi naman tayo araw-araw nagpapainom ng vitamins sa mga chicken. Every 3 days? Every week sa third batch natin, every week tayo nagpapainom ng once a week, 'di ba han? Once a week tayo nagpapainom ng vitamins. So, nung mga first week to second week pa lang ng chicken, dun lang tayo magpapainom ng bongga. Hindi naman masyadong bongga. Basta, pag malalaki na yung chicken, once a week na lang sila pinapainom. So, ayan, 244 lang yung nagastos natin. Ngayon, punta tayo sa feeds. Sa feeds talaga tayo gagastos ng malaki. Kasi yun yung pang-araw-araw na pagkain ng chicken. Ang init. Ayan. So, sa feeds, so 100 pieces na chicken, gumastos tayo ng 7,380 pesos. Pero, yung 7,380 pesos na yon, yung pagkain ng chicken na yon, hindi tayo only pakain eh. Kasi medyo gipit. So, hindi kami nakapagpa-unly, diba? So, kung napanood niyo yung mga last videos namin, dun sa mga 50 chicken, first batch and second batch namin na chickens, nagpapa-unly pa kain kami. Sa mga nagtanong, kung... Ha? Oo. Medyo magaan yung manok natin kasi hindi nga kami nagpa-unly pa kain. Yung mga previous videos namin, Joes, panoorin nyo kung paano mabilis, magpabigat. And thank you so much nga pala doon sa video namin na paano din paanong paraan para bumilis yung pagbigat at paglaki ng chicken. Don Joes, ha? Don Joes, sa video na yun, meron na tayong 7,000 views. Thank you so much. Yun, only pakain yung chicken namin doon kaya mabilis yung bigat at paglaki ng chicken. Ayun, so sa 7,380 pesos, hindi yun only pakain. So yan, konti lang yung ginastos natin sa feeds. So all in all, Joes, ang ginastos natin ay 11,234. Okay, ito yung ginastos natin, which is 11,234 pesos. Okay, Joes, punta tayo sa ating kinita. Okay, so all in all guys, sa 100 chicken, ang natira na lang ay 95. So 95 na lang yung nabenta namin, buhay at katay na. So may mortality tayong 5. Yung iba doon, namatay pagka-deliver, kinabukasan, naipit, or else basta 5 lang yung mortality natin. So ayun, dito tayo sa buhay na nabenta. So, nagtipid tayo sa brand paper, Joes. So, ano na, mag-adjust kayo. So, sa buhay, Joes, nakabenta tayo ng 10 pieces, which is 1,664 pesos. So, ayan. Medyo magaan, di ba? 1,664 lang sa 10 pieces na buhay. So,
magaanang chicken kasi hindi tayo andi pakain. So, ayun. Sa Katay naman, kumita tayo ng 13,623 pesos. So, lahat-lahat yung Joe's, 85 pieces yung nabenta natin. So, ang Katay natin, ang price natin per kilo ay 160 pesos. So, market price lang tayo, Joe's, kasi sariling alaga naman natin to para mabilis din yung balik sa atin. So, ang Buhay naman, ang benta namin ay 140 pesos per kilo. So, yun. Sa Buhay, 1,664 pesos. And sa ating Katay ay 13,623 pesos. Now, i-deduct natin yung ating ginastos, which is 11,234 pesos. So, ngayon, ang kinita natin sa Buhay at sa saka, at saka sa Katay Joe's ay 15,287 pesos. Yan. 15,287 pesos. Lahat-lahat sa Buhay at saka sa Katay. I-deduct natin yung ginastos natin na 11,234 pesos. Ang lumabas ay 4,053 pesos. Not bad, diba? Medyo maliit ang kita kasi hindi din tayo anli pakain. Maliit din ang ating pakain sa chicken. So, ganun lang, Joe's. Give and take lang. Konti lang din vitamins ang pinapainom natin. So, yun yung nangyari. So, abangan nyo, Joe's, ang vlog namin ulit sa kinaibahan ng anli pakain at hindi anli pakain, which is timely pakain lang siya. So, ayun, Joe, sana naliwanagan kayo at nabigyang hustisya ang aming mga chicken. Not bad na nakumita kami ng 4,053 pesos. Nag-enjoy na kami. Nakapag-inspire pa kami ng mga viewers like you, Joe. So, again, ang kinita natin sa 100 chicken ay 4,053 pesos. Kasi ang ginastos natin ay 11,234 pesos. And ang kinita natin lahat-lahat sa chicken ay 15,287 pesos. So, malinis na malinis, 4,000! Thank you so much for watching sa aming last videos na naka-1,000 views. And don't forget to subscribe and like our video, Joe's. Thank you, abangan niyo yung mga videos namin. Say hi, mga tatay. Halikahan. Han, dali. Yeah. Bye-bye. Oh, dali. Thank you so much for watching. Yoo!